Hello, good morning po sa lahat. Ito po si Archie Joby para sa another video po natin para sa coin acceptor calibration. So, para po sa mga nagtatanong or sa mga gustong matuto kung paano po ba magka-calibrate ng coin acceptor. So, ang video pong ito is para po sa inyo. So, since mayroon na tayong coin acceptor dito, so kaya kailangan po natin ng supply para gagana po itong coin acceptor. So first, kailangan po nating malaman kung ma-identify kung saan ba banda ang positive and negative side. So nakasulat dito is DC 12 volts. Then dito sa baba may ground. So dyan po natin ilagay yung supply natin. So DC 12 volts meaning dyan po yung positive. So supplyan na po natin. Yan. So, lagay natin sa first pin is positive. Ayan. Then, itong orange color ng wire ko is negative po ito. So, ilagay ko po ito dito sa my ground. Ayan. So, umilaw na po yung coin slot acceptor natin. So, pwede na tayong mag-umpisa magka-calibrate. So, paano nga ba magka-calibrate? So, press lang natin itong add and minus button sabay-sabay para makapasok tayo sa first set of calibration. So, set natin, press natin itong dalawa, sabay-sabay, ayan. Then, press set button. So, dito sa E, indicator, meaning, pwede na tayong mag-set kung ilang coin ba ang gusto nating i-calibrate dito sa coin acceptor natin. So, since 4 types of coins lang ang gusto kong i-calibrate dito sa coin acceptor natin. So, iset ko dito 4. 4 types of coins. 1, 2, 3, 4. Then, press set. Ayan. 4 meaning 4 slots lang po ang magagamit natin sa calibration na to. Pero sa coin acceptor na to, mayroong 6 slots. So, 4 slots lang yung gagamitin natin. So, each one, first slot. Each one means how many coins ba yung gusto nating i-calibrate each slots. So, yan po yung meaning ng each one. So, gusto kong i-calibrate each slots is 10 pieces of coins. So, isiset ko dito, every each one, 10 pieces of coins. So, slot 1, 10 pieces of coins. 9, 10. So, press set. So, napunta na tayo sa P1, under each one. So, P1 is anong value ng coins na gusto natin i-calibrate sa slot 1. So, piso. So, ilalagay kong value dito. Input natin is only 1, meaning piso. So, press set. So, if 1 meaning frequency or sensitivity or accuracy, gano'n ba ka-accurate kung maglagay ako ng piso dito, lumang piso or new piso, kung gano'n ba ka-accurate? Baka paghulog ko ng 5 dito, pag read niya is piso or ayaw niyang mabasa. So, iset na lang natin into from 1 to 10, iset natin into 8. Or 9. So, set na lang natin 8. Ayan. So, press set. So, second slot na tayo. So, sa second slot is isiset ko into 20, 10 pieces of coins pa rin. So, pieces of coins yung H. So, 8, 9, 10. So, press set. P2. Anong klaseng coin ba? Ang E configure natin dito. So, 5 pesos. So, iset ko 5 pesos. Yan. So, press set again. Then, accuracy set into 8 value. Yan. So, next set. Third slot is H3. So, how many coins? 10. 10 coins. 6, 7, 8, 9, 10. So, what coin ba ang gusto natin i-calibrate sa slot 3?
10 pesos. So ilagay ko dito sa P3 is 10 pieces of 10 pesos. 10 pesos. 9, 10. So set if 3 sensitivity set to 8. Ayan. So press set. So last slot natin is H4. So how many coins? 10 pieces. 10. So press set. What coin? 20 pesos. Okay, set natin into 20 pesos. So press set for sensitivity is set to 8. Ayan. So press set. So tapos na po yung pag-configure natin every slot. So nag-indicate po dito A. So babalik po yan into 0. So huwag mag-alala, babalik pa rin tayo doon sa pag-calibrate. So next step is press set again. Then lalabas A, then press set again. Hanggang makikita mo dito na A1 yung nakalagay. So meaning ready na po tayong maghuhulog ng coins para sa first slot natin. So first slot natin is 1 peso. So kasama na po dito yung old and new coins. So ihuhulog na po natin yung piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, so tapos na tayo sa piso. Dito naman tayo sa 5 pesos. So 5 pesos may luma at bago ko. So mas mabuti, mas maganda kung 20 pesos yung per slot para mas accurate po yung pagbabasa niya ng iba't ibang klaseng coin ng 5 pesos, piso. So since tutorial lang po to, so siniset ko na lang po ng 10 pieces. So ihulog na natin yung 5. 1. Basta guys, pwede natin i-set into 10 pieces of coins per slot or 20 pieces per slot. 9, 10. Ayan. So 10 pesos naman tayo. Since dalawa lang, ibalik-balik ko na lang. Ulit-ulit ko na lang ihulog dito sa coin slot natin. Masaya man dito day. Okay. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. E4 na tayo, so 20 pesos. Since apat lang, so iulit-ulit ko na lang ihulog dito. So ayan na po, tapos na po tayo mag-configure, magka-calibrate ng coin slot natin. So ready na po ito para pwede na po natin itong gamitin sa piso wifi or piso net natin. So try lang natin i-reboot or i-power off, then power on ulit, then test natin kung gagana na ba yung pinagagawa natin dito. So try natin 10 pesos. Ayan, 10 pesos po yung na-detect niya. Maglagay tayo ng ibang 10 pesos. Okay, 10 pesos pa rin. Sa 20 pesos naman, try natin. Kung 20 nga yung ma-detect niya. Ayan, 20. 20 nga. 20. 20. So, sa piso naman,
Try natin maghulog ng piso. Ayan, piso. Lumang piso. Try natin. Oops! Yun, hindi natin nasama to sa calibration. So, yun nga sinasabi ko, dapat mas maganda 20 pieces of coins yung per slot na gagamitin natin para mabasa niya yung iba't ibang klaseng piso. Tulad nito, may iba't ibang klaseng lumang piso. So, since 10 pieces lang yun na calibrate natin, so mag-i-expect tayo na meron siyang hindi mababasa. So, try natin yung ibang piso. Ayan. 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 Hindi niya nabasa. Yung pinakalumang piso. Ayan. So, sa 5 pesos, tapos na ba tayo sa 5 pesos? So, try ko na lang. 5 pesos. Ayan. 5. 5. So, ganyan lang po ang pagka-calibrate ng coin slot. 5, 10, 20. Pwede po natin gamitin tong 6 slots. So, first slot, kung anong type of coin ba gusto mong i-calibrate dito. So, nasa sayo na po. Ikaw na po magpili. 6 slots. Pwede piso, piso, 5, 5, G's, 20. Ganyan. So, ganyan lang po ang pagka-calibrate ng coin slot. So, sana po nakatulong po ito sa mga may negosyo na piso wifi or piso net. So, sana subscribe lang po sa video ko at abangan po ninyo yung karagdagang mga video tutorials ko po para sa mga may ganitong mga negosyo. Hanggang dito na lang po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpapanood. Bye!